Alright, unstoppable po ito mga kapatid. Galing naman sa ating Pinas News Insider. Ito po ang title. Breaking news, tumistigo na mga senador at senado, umaksyon na. Binasag sa Buatan Palasyo Kongreso. Oy, anong meron mga kapatid? Yung senado ngayon parang gagawa ng aksyon. Ito ata sa flood control at kung ano-ano pa. Sige, panoorin na po natin mga kaibigan. Alright, play na po natin. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di uman ay balitang, tila isa na namang baho ang pilit umaalingasaw matapos umamin sa publiko ni Pangulong Marcos na ubos na ang pondo ng quick response. Ha! Ubos na ang pondo ng quick response! Ubus na! Kinain na! Tuloy tayo! Senado at Senator Joel Villanueva umilos na at tila ginimbal ang palasyo at kongreso. Binasag na ang katahimikan at katotohanan, hindi man direktang pinangalanan. Ngunit tila sa pulang Marcos administration at ilang buhayang mambabatas sa kongreso sa matinding revelasyon patungkol sa pondo at tinatagong baho di umano ng kasalukuyang gobyerno ngayon. Uy, mga kababayan, lalo na doon sa mga kabila, kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa rin ipagtanggol yung ganito? Sige po. Palibasa, ewan. Pera kasi, no? Kaya tanong ng taong bayan, bilyong-bilyong pondo ng pamahalaan, lalo na sa flood control, saan nga ba napunta? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila maluha ang marami sa ating mga kababayan sa nakakagimbal na revelation ng senador na si Joel Villanueva. Sa isang pagdinig ng Senado, isiniwalat nito sa publiko na walang natatapos ang gobyerno sa mga proyektong ipinangako nila sa sambayan ng Pilipino. Hindi man raw direktang walang natatapos? Andiyan si Madam Amy, tanongin nyo. Pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan sa naging pahayag ng veteran senador. Hindi lamang ang Pangulong Marcos, kundi maging ang mga inupo nitong kurap di umano na magpasa hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa pwesto. At bukod nga raw sa bilyong-bilyong budget per day na ibinibigay dito para ponduhan, hindi lamang ang DPWH, kundi maging ang ibang ahensya ng gobyerno. Hindi nga raw halos mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino ang mga proyektong pinupunduhan ng pera ng taong bayan ayon pa sa ilan nating mga kababayan. Nakakaiyak yung ganito mga kapatid, no? Kinakain lang yung mga pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino. Kinakain lang ng mga buhayan. Labis nga raw na nakakadismaya na mas pinagtunan pansin ng administrasyon ngayon ang kabibigay ng ayuda at ang mga anli na pagdinig na di umat... Unlimited na pagdinig para sa Duterte, i-connect nila na may kaugnayan sa Duterte. Nauubos na ata yung mga pondo, mga kaibigan. Nakakalambot. Tapos ayuda, ayuda. Kahit wala nang baha, wala naman bagyo, hindi naman nasalanta, bigay ayuda. Diba? Binibigay yan sa mga nasalanta, binibigay yan sa mga... nakapos o yung mga minsan kasi hindi gano'n na nangyari. Diba? Nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng sunog pero sa iba pumunta, no? Naalala nyo yun? Sabi tuloy ng ating BP Sara nga na paulit-ulit nating sinasabi, presidente ka lang, hindi ka marunong maging presidente. Sakit nun. Hindi rin siya makaimik. Hindi rin niya makontra yung ano, kung kukontrahin niya man, eh baka balikan siya, baka ibunyag siya. Diba, no? Baka yun ang magpapa-authenticate na talagang ang Pangulo eh nagbibiks. Diba, tuloy tayo.
Ito yung ano lang, opinion lang natin. May pamumuliti ka lamang. Ngunit ang totoong pangangailangan ng taong bayan, katulad ng trabaho, proteksyon, mga proyektong dapat sanay lubos na mapakinabangan sa magaang pamumuhay ng sambayanang Pilipino, ay para lamang daw isang bula na bigla na lamang naglaho. Hindi na nga raw magtataka ang ibang senador katulad ni Senator Joel Villanueva kung patuloy na ikakatwira ni PBBM na ubos na raw ang pondo dahil sa mga di umano'y mga buayang nakaupo sa pwesto sa pamahalaan na tila nagbubulsa ng pera ng taong bayan. Tsaka mga kapatid, naalala niya si Villanueva, sinabi na rin niya yung ano, yung may hawak ng budget natin, yung vampire issue, naalala niyo yun, no? Ano na kayang nangyari sa pagsasalita po ni Sir Villanueva? Nagawa na ba ng paraan? Naalala niyo yung nagsalita din siya patungkol na ang may hawak pala ng pondo base kay BP Sara, ganito, ganyan. Si ano, sino ba yun? Nakalimutan ko na yung kasama ni Tambi. Diba? Binanatan na ito ng binanatan pero parang wala din nangyari. Ano ba? Sino ba ang mas malakas? Mga senador? O sabihin na natin senado? O House of Representative? Kamara ba tawag dyan? Sino ba ang mas malakas? Ang senado, binoto kayo. Mga senador ha, binoto kayo ng taong bayan. Sa kabila, hindi naman ganun per local lang ata or per district lang naman kayo binoto. Diba? So mas malakas dapat ang mga senador. Eh sa senado, meron din kasing mga ano din eh. Mga dilawan eh, so wala din. Kung purong ano sana yung mga yan, ewan, di ko. Sana yung pagkasalita ni Villanueva noong nakaraan at ngayon din mga kaibigan, sana magkaroon ng saysay to lahat, no? Hindi yung dadakdak lang tapos wala rin mangyayari. Pero saludo kami kay Sir Villanueva kasi sinisiwalat niya. No, mas lalo nagigising yung mga kabababayan. Pero sana after ho nito ay magkaroon ng action, mag-file na kayo ng mga kung ano-anong file. Baka ang mangyari dito dakdakan lang ng magkabilang ano yung grupo, no, senado tapos kamera, dakdakan lang tapos walang mangyayari. Ang sa amin po sana may mangyari, no? Hangga't maaari sunugin yung mga buaya. Kawawa ng Pilipinas, mga kaibigan. Tila lantara na nga raw ang korupsyon sa pamahalaan dahil hindi man lang raw sinasaway ng ilang opisyal ng gobyerno. Diba, hindi man lang sinasaway. Pangit na yung ginagawa, hindi man lang sinasaway. That's why, ang sabi ng ating Pangulo, si PBBM Week Leader. Diba? O, tuloy tayo. Inihalal ng taong bayan sa paniniwalang sila ay mga matatapang sa pagpuksa ng mga kurap. Ituloy mapigilan ng taong bayan na hanapin ang TV host, broadcaster, turning senator na si Rafi Tulfo na tila nooy pinaniwalaan ng taong bayan na siya ay matapang at kakampi ng taong bayan. Okay. Ngunit ngayong nasa pwesto na at kahit lantara na di umano ang pangungurakot ng kapwa niya opisyal sa gobyerno, ay tila bigla na lamang itong nanahimik sa iyo. Ito lang sinasabi ko eh. Napansin ko rin to. Ganito yan. Idol ko si Idol Rafi Tulfo. Noon pa man pinanonood ko na yan kasi tumutulong siya sa mga kapwa Pilipino. Ang nangyari, siyempre iboboto siya ng tao dahil mas karapat dapat, mas marami pa siyang matutulungan at siguro magagawang batas o maa-aksyonan. Ang nangyari, nung pumasok sa dyan, ang pinaka naaalala ko sa kanya, yung PCSO, galit na galit siya, tapos wala naman palang nangyari. Wala ang nangyari, ano? May nangyari? Wala! Naalala niyo yung sa PCSO, galit na galit siya, pero pinapalagan siya nung chairman ng sa PCSO, o leader ng PCSO, kung ano yan. Diba? Nagkakapalagan sila. Tapos nung hearing na yon, wala na... Lumipad na yung hearing, hindi na naalala ng mga tao kung inaksyonan na yung nangyari sa PCSO, di ba? Sa Lotto. Naalala niyo yon? Wala na. Sa programa na lang ni Sir Idol, nakafocus. Oo, tama naman yun, pagtulong. Pero ngayon, mga kaibigan, maging aral na rin sa inyo na kapag ka hindi popular, ay pagka popular, masyadong popular, tumutulong, hindi ibig sabihin pag pumasok sa politika, ay magaling na. Hindi ho ganun. Sana o, kilata, i-search nyo, kilatisin nyo maigi kung karapat dapat nga ang taong ito. Kasi mahirap magkamali kahit isang boto lang. Isang boto lang, hindi naman siguro, hindi.
Kapag yung iniisip nyong isang boto lang, kung 1 million kayo, malaking pagkakamali yun. 1 million o 2 million, 3 million kayong nag-iisip na 1 boto lang naman ako eh. Sige, kahit sino na lang, hindi ganon. Dapat piliin natin kung sino pa talaga yung karapat dapat. Kasi mahirap yan eh. Akala natin okay na eh. Okay ka, Sir Idol Rapi Tulfo, sa programa mo, tumutulong ka. Pero yung pagiging senador, yun lang. Oh, tuloy muna tayo, no? Ang sulok, narito ang naging pasabog na revelasyon ng senator na si Joel Villanueva na kung ito saan na, oh, tila matapang na binanatan ang mga ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi nga raw dapat magtaka kung naubos na ang pondo dahil tila naibulsa na nga raw ito ng mga ganid na politikong nakaupo sa pwesto. Ubus na yung pondo. Anong gagawin ni PBBM? Wala na. Utang-utang na naman. Oh, taasay niyo yung tax. Ganon. Lahat ng pondo, hindi marunong ginamit. Hindi nila nagamit ng maayos, no, para sa akin. Statements being answered by our distinguished colleague, the chairperson of the Senate Committee on Finance, na ang sentro ng ating pamahalaan ay to build more, yung paggamit at paggasta natin, nakalaan sa mga infrastructure projects natin. And tayo po, to build more! Wala namang ganun. Dito sa Senado, nag-hearing po tayo ilang beses, lalong-lalo na nung nagkaroon ng matinding pagbaha. Hindi lamang sa Bulacan, kundi sa ibang parte ng ating bansa. Mr. President, I... Oo, napanood namin yun. Ituloy nyo yan, mga sir. Ituloy nyo kung ano talagang nangyari sa flood control. I have been saying this for quite some time na ang budget ng ating pamahalaan for flood control alone, kasama ang DPWH, MMDA, Climate Change Commission, DENR, etc., ay tumataginting na 1,444,000,000 a day. So, gusto nating ma-check at malaman kung saan ba ito napupunta. Noong pong nagkaroon ng pagdinig, ang committee ni Senator Bong Revilla, na pag-alaman po natin mismo sa ating secretary ng Department of Public Works and Highways, and I will go to this later on, mayroong 74 infrastructure flagship projects according to DPWH. Ito rin po yung nasa NEDA, 13 of them were tagged as water resources projects and have indications that they are used for flood control and mitigation. Pero tinitingnan ko po itong mga big ticket items, no, Mr. President, especially itong mga foreign assisted projects. Again, during our hearing, big ticket projects, siguro ito yung mga pangmalakihan na projects. Dito sa Senado, it was highlighted that we need foreign assisted projects because they are big ticket items. That contribute to long-term flood mitigation. Yun po yung lumabas doon sa pagdinig. An example would be the Metro Manila Flood Control Project funded by the World Bank. Pero kung titingnan po natin itong mga foreign assisted projects budget ng DPWH, ang lumabas po doon sa pagdinig, napakaliit o mas maliit ito kumpara sa small ticket projects. Kaya ang lumabas nga po doon sa pagdinig, patsi-patsi yung mga proyekto. Patsi-patsi yung naging project. And Senator Amy Marcos would also attest to this because she was there during that hearing. Why don't we invest, Mr. President, more in big-ticket flood control projects? Kasi yun po yung lumabas nitong pagdinig, no? Lumabas po na for the past 3 years, we spent over 500 billion pesos for the flood control program, but we only allocated 25 billion for the foreign assisted programs. Now, in 2024, FAPs are in the unprogrammed, Mr. President, itong 2024. So in the last 3 years, I'm looking at the data, we have only allocated 3.8 billion for the foreign assisted projects, which represents only 0.7% of the total flood management program of the DPWH. Kaya masakit po isipin, Mr. President, especially coming from a province like Bulacan, na taon-taon ho, binabanggit ho natin, ito yung flood control project, ito yung napupunta sa aming rehiyon. Eh yun nga pong nakaraan doon sa Bicol region, mismo ang ating Senate President wanted to look into this because the past 2 years ay 60 billion plus yung naka-lodge doon sa flood control projects.
Pero pag tinignan po natin at gaya nung nakaraang pagdinig sa DPWH, sinasabi po nila yung mga small items ang napagbigyan, hindi yung big items. Again, Mr. President, it only represents 0.7% of the total managed flood management program ng DPWH, yung foreign assisted FMPs, Mr. President, ng DPWH, Mr. President, doon sa foreign assisted project. So, may we know, Mr. President, why we are not investing more in big ticket flood control projects na makikita natin talaga yung pong prutas ng ating labor at investment. Thank you, Mr. President. Actually, I agree. There should really be a national plan as to the all these waterways and general engineering projects. We just approved yesterday two major projects for the flooding control, and that's in Marikina. 57 billion. Itong sa Marikina. And Cavite, 30 billion. I'm sorry, Mr. President. In Cavite and Marikina, with yung Las Piñas daw, wala? JICA funded. Yung Cavite, Mr. President, how much? And sa Marikina, sorry. Marikina, 60 billion. 30 billion. And then in Cavite. Cavite, magkano? Cavite. 20 billion. 20. There's an existing project. We are adding 27 billion to address the issue of resilience. Okay, so there is already, there are existing projects in Cavite, but we're adding 27 billion more for flood mitigation. Hindi kaya magkagulo yung mga ibang... It's to improve the design. To improve the design, okay. So this is the JICA project. This is for Cavite. Now, in Marikina, additional din yan. 25 billion additional. Mr. President, 25 billion additional sa Marikina. I'm willing to wait for the total number of projects that have been approved recently, plus the figures. I'm more than willing to wait for it, Mr. President. My only point, Mr. President, is that if you look at this figure, Mr. President, 0.7% lang ng ginagastos natin na 1.44 billion pesos a day ang napupunta doon sa foreign assisted project na kinukonsider natin na big item projects, Mr. President. Mr. President, let me go to another issue on multipurpose water infrastructure. As I mentioned a while ago, the DPWH has 74 infrastructure flagship projects according to the NEDA. Yun po yung ni-report sa atin. Actually, Mr. President, just a correction, it's the 186 flagship project. 186. No, but these are water infrastructure. Ah, water yung structures. Sa 74. Okay, 74. And 13 of this, 13 lang yung sa water resources projects, if I'm not mistaken, and have indications that they are used for flood control and mitigation. If I'm correct, Mr. President, please correct me if I'm wrong. That's correct, right? 13 of these are tagged as water resources. Karamihan po sa mga ito, Mr. President, may connection sa flood mitigation o flood control. May we know, Mr. President, alin sa mga proyektong ito ang may iba pang gamit, kagaya po ng irigasyon, kuryente, industrial at iba pa, Mr. President, mula po dito sa 13 water resources projects? Power. Yeah.